nakaka-partner na ng Commission on Elections ang University of the Philippines sa pagsusulong ng voters education sa bansa sa pamagitan niya ng isang Memorandum of Agreement na pinirmahan kanina. My report, si Tina Panganiban Perez. Makasaysayan ang pirmahang ito ng mga opisyal ng COMELEC at ang University of the Philippines. Ngayon lang kasi nagkaroon ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng COMELEC at ng isang universidad sa bansa para sa voters registration at voter education. Pagkatapos manumpa, pumirma rin sila sa isang commitment wall. Dati na raw aktibo sa pagsasagawa ang UP ng mga aktibidad para tulungan ang mga botante, lalo na ang mga kabataang estudyanteng palawakin ang kaalaman sa eleksyon at sa pagboto. Matagal na rin daw na mga eksperto ng UP ang kinokonsulta ng COMELEC sa iba't ibang bagay. Pero ngayon lang naging formal ang partnership ng dalawa. Because we have reform-minded president of the university with the able assistance of a good vice president and support from the chancellors, deans and vice president, I think that partly explains. On the other hand, on the part of the COMELEC, we have reform-minded members of the commission who want to partner with civil society and the academy. I believe that the university should be actively involved in an exercise of national significance like our elections. But why only now? Because I became president only last year, you know, and this is my first election. Maliban sa technical expertise na makatutulong sa COMELEC at sa lehislatura, marami rin daw ang maiaambag ng UP sa mga botante at sa media. UP, first of all, has the experts. It's the top university in the country. So it has a brand to offer. Number two, UP has the geographic reach. We're the only university in the country who have campuses in Luzon, Visayas, and Mindanao. But we're trying to do is to inject something different. For example, we want to get our students and faculty involved in election research. Bilang bahagi ng kasunduang ito, nagsagawa ng voters registration ang UP Diliman at UP Los Baños kamakailan lang. Ilan naman sa mga nakalinya para sa mga susunod na buwan ang voter education at debate ng mga kandidato. Tina Panganiban Perez, GMA News.